6, 5, 4, 3, 2, 1. Alam pong pangit ako. At pang Miss World ang aurahan, o, diba? Char-char lang ni. At pang Miss Grand International ang kabaliwan. Yan, totoo yan. At ito na nga mga karag-karag. Kumusta naman kaya si Sam Rosa sa araw na to? Okay ka lang, Mama Sam. Wala lang ito, pasampo lang to, Mama Sam, sa ating Bring It On, We Are Kabugera, diba? ano daw? Wala lang. At pinag-good vibes lang namin kayo mga karag-karag at marami tayong mga chismis na pag-uusapan dahil eto na nga. Pero bago yan, shout out sa aking fashion designer na nag-sponsor ng pabonggang paggaw ni Kuragan today. Walang iba kundi si Madam Celso dahil siya ang fashion designer dito sa Doha, Qatar, na minsan na rin siyang nagdamit na mga beauty queen sa Pilipinas. O, diba? Bongga. At natalsikan si Kuragan ng paggaon ni Madam Celso. Ang ganda, bagay sa akin yung kulay. Alam ko, filingera ko, wag na kayong ano dyan. Hayaan nyo na ako ma-experience tong moment na to. Teka, mukus-us, lagi nga akong bra. Pero ang ganda, laban, Kuragan, laban. Tayo, magsimula na, tag-chismis. Uy, tayo pa sa lingkod sa ako, kaya sakit niya akong high heels. Ito na nga mga karag-karag ang latest na mga trending na pinag-uusapan ngayon sa social media. So nag-post ang Miss Universe Organization ng latest na ganap na mga kandidata sa 17th edition at yun nga ang kanilang fast fashion. Kaya eto, nag-fashion din si Kuragan, di ba? Murag iang-ango na si Kuragan, no? Wala lang, naaliw lang talaga ako sa mga pa-outfit ko na ewan ko ba kinarier. At sa video na nakikita ko mga karag-karag, base sa sariling opinion ko lang, sa sariling gusto ko lang, at sa sariling pananaw ko lang, dahil iba-iba tayo ng utak at ng ano ba, opinion, may nag-stand out sa akin na kandidata sa video na yon. Lahat naman sila magaganda, lahat naman sila magagaling na i-deliver nila yung ano, speech nila ng maayos, kahit yung iba is maiksi lang yung ano nila, exposure nila, tapos yung iba ang haba, di ba? Pero parang napaka-unfair din, pero in fairness naman, good job sa mga kandidata dahil kahit sa short clip lang ng kanilang video na iparating nila yung mensahe na gusto nilang iparating sa fast fashion video ng Miss Universe, o, di ba? So, sa video na napanood ko mga karag-karag, ang nag-stand out talaga sa akin, walang bias na reaction video to, si Miss Puerto Rico. Napanood nyo? Kung napanood nyo, siguro mag-a-agree kayo sa akin. Ang ganda ni Michelle Colon sa video na yon, tapos the way siya magsalita, ang linaw, tapos na i-ano talaga niya yung mensahe niya about sa fast fashion, na-connect talaga sa ano ba, advocacy din ng Miss Earth, di ba, about environmental cause. At kasi isa rin sa mga advantage niya doon kung bakit na-deliver niya talaga ng maayos yung video na yon, kasi mahaba yung exposure ni Miss Puerto Rico. But in fairness naman talaga, ang ganda ni Michelle Colon, diba? So, siya yung nag-top 1 sa akin sa video na yon. At sumunod sa akin si Miss Colombia. Alam naman natin na galing sa Miss Earth si Miss Colombia. So, talagang na-deliver at nabigyan din talaga niya ng hustisya yung pa-video na yon sa Miss Universe fast fashion nila. At next mga karag-karag, pumalo sa akin pangatlo si Beatrice Gomez. Kahit maiksi lang yung exposure ni Beatrice Gomez, nakita niyo yung aura ni Beatrice doon. May kalmado siyang magsalita, kalmado siyang mag-deliver ng kanyang words. Kaya kahit maiksi lang din yung ano ni Beatrice doon, pero ay direct to the point yung mensahe niya. Next mga karag-karag, apat lang silang naanuhan ko, ha? Si Miss Nambia. Ewan ko dito kay Miss Nambia, parang naano ako sa energy ng kanyang ano, personality. Ang galing, ang ano kasi niya, ang siglaan niya kasing magsalita, yun yung pumukaw ng attention sa akin kay Miss Nambia mga karag-karag. Kaya yun, silang apat sa akin ang nag-stand out sa pa-video na yun.
Ewan ko sa inyo kung sino ang mga nag-stand out sa inyo mga kadagarang. Mag-ingay tayo sa comment section. Yun, next natin pag-uusapan o diba? Takilig ko rin gamay na po. Sakit akong pikas, ano ibat ang. Diso tabi na magkatiguan ta. Gagana kita pamatik sa tong lawas ba? Kung sa Tagalog pa, mahirap na pagtumanda ka, marami ka ng inaano sa katawan mo. O in, sa English pa, it's hard to get old. You have too much feel pass. dito, next natin pag-uusapan ang send-off party ni Miss Grand Indonesia. Uy, nakita nyo yung ano niya, pa-send-off party niya. Grabe, no? Talagang bonggang-bongga, ginastusan talaga. At yung paggaw niya, doon mga karag-garag, hindi ako masyadong napawaw sa ano paggaw na yun. Gusto ko yung ano gown niya nung sa mga photoshoot, ang ganda tingnan yung pieces gown niya. Ang ganda sa photoshoot. Pero nung inano niya, yung sa motion na, parang pinagtagpi-tagping mga damit na mga tela na nilagyan ng mga brululoy na ano ba, binitay-bitay, bitaw, ano yung Tagalog sa binitay-bitay? O yun yung naano ko sa gown niya, hindi talaga siya sa akin nag-stand out na yung bang bonggang wow factor. Wala siya masyadong ano sa akin. Ay, pero sa photoshoot ha, ang ganda, pero in motion, wala. Wala masyadong, hindi ako kinilig masyado sa pieces na gown na yun, nung sa ano na motion video na mga karag-karag. But I love ang pambato ng Indonesia sa Miss Grand International. Talagang namang anong tawag nito, ang ganda rin ni Sofia, at hoping na makapasok siya sa top 5, pero hinuhunos, 'di ba? Malakas din naman yung laban ng pambato ng Indonesia, at mabait ito na ano nila, kandidata nila na queen. Kasi talagang nambabara ito ng mga basher, which is yun yung maganda, dahil binabara niya talaga yung mga toxic nila ng mga fans na ano ba, panay bash sa mga kandidata. So tumayo talaga siya na hindi maganda yung bashing. Kaya love ko rin yung pambato ng Indonesia, at susuportaran ko rin yung laban ni Sofia, hindi yung mga fans niya. Yung kandidata lang nila, kasi may din siya, napamahal din siya sa Pilipinas, di ba? Kasi minsan din siya nakapag-aral at nakastay at nagkaroon ng maraming kaibigan din sa Pilipinas noong nandoon siya sa Pilipinas, nag-training at nag-aral. At tungkol naman sa sa kanyang pasarela, ang masasabi ko lang, kung magtapat sila ni Samantha Panlilo in terms of pasarela, doon siya tatalunin ni Samantha sa pasarela. Kasi medyo nalamyaan ako sa kanyang pasarela mga karag-garag. But sa beauty naman, ayun, laban na laban naman nila silang dalawa. Doon lang talaga sila magkatalunan sa pasarela, dahil medyo malamya itong si Miss Grand Indonesia. But hindi natin alam kung baka bigla itong magwala sa Miss Grand International stage at bubulaga na lang itong gusto at magiging na. Hindi natin alam, di ba? Kasi alam naman natin na ang Miss Grand Indonesia talaga is mas binuhos nila yung energy nila sa Miss Grand International. O kasi nakakuha na sila ng isang corona, di ba? Tapos uhaw na talaga sila sa pangalawang corona. At itong pinadala nila ngayon, may laban naman talaga si Sofia. At yan, excited ako. So next natin pag-uusapan mga karagarang is Miss Grand International nga, di ba? Ayun na, marupok ang mga Pilipino, di ba? Nag-never again na ang ibang mga Pinoy na hindi boboto sa sa mga pa-voting ni Uncle. Ayun, naging marupok, at I'm so happy dahil sinuportaran talaga nila ang laban ni Samantha Panlilo para makapasok sa pa-dinner ni Uncle, di ba? Last week na i-vlog ko siya, naligwak si Samantha Panlilo, pero ngayon talagang nilaban ng mga ibang Pinoy na makapasok sa top 5 sa paboting si Samantha, at nakikipagbarduga, nakikipagpuyatan at nakikipagrambulan na talaga sa pa-share pa-like ang ibang mga Pilipino na sumigaw na one more time para ipasok si Samantha sa pa-dinner na to. At ano lang yung kahilingan ni Samantha, kahit sa pa-dinner lang makasama siya, di ba? So congratulations sa lahat ng mga Pilipino na lumaban para sa top 5, at sana makapasok talaga si Samantha sa top 5, kasi nakipag-ano na sila kay Guatemala kung Cambodia, Myanmar, talagang fight-fight na yung laban. Grabe ang ibang mga papaglan. Talagang, yes, never again, but we fight. Ganon. Basta walang iyakan ha, after pagmatalo ha. Huwag kayong magsisihan sa Miss Grand International. Pagmatalo ang Pilipinas ha, huwag nyo talagang batuhin si Uncle Lawat. Dahil kagustuhan nyo yan na suportaran ang pag-voting na to. Kaya, yan, dapat maging tayo. Good vibes lang tayo sa maging journey ni Samantha Panlilo. Kung manalo man or matalo, nako,
let's support our candidate talaga. Suportahan natin si Samantha sa kanyang laban. Nasa sa inyo na yan kung susuporta kayo at hindi. Basta we fight para sa first golden crown, ibigay man sa atin. Hindi kaya, kiber lang. Basta nag-enjoy tayo, di ba? Ganon! At yan ang mga karagaragan. No, ang masasabi ninyo sa mga latest ganap ngayon sa mga pa-video ng Miss Universe sa kanilang fast fashion video. At ano ang masasabi nyo sa pambato ng Indonesia? At ano rin ang masasabi nyo sa pagiging marupok ng mga ibang Pilipino sa hashtag na never again but hashtag one more time. Diba? Kumusta ka naman, Sam Rosas? Okay ka lang, Mama Sam? Ito lang, Mama Sam, pasimpleng palok lang to. Pasimpleng pag-gown, diba? Carry pa yan, huwag ka nang ma-stress. I love you, Mama Sam. Yan, good vibes lang namin kayo, mga karag-karag, para maano din, maaliw din kayo ba sa ano, sa beauty pageant reaction video namin ni Mama Sam. Hindi po kami magkaaway, ha? Bati po kami ni Mama Sam. Good friend po kami ni Mama Sam. At I love Mama Sam. Kaya kung ano man yung nakikita ninyo dito ng ano namin, mga pa-outfit, wala lang. Kalukuhan lang namin to. And that's all for today, mga karag-karag. Have a good day sa inyong lahat and see you in my next vlog. Bye-bye. Please don't forget to subscribe para sa mga latest ganap ni Kuraganan. Thank you.